Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Tumagilid at nadiskaril na tren ng Philippine National Railway sa Makati, naialis na kaya. Dandang libong trabaho para sa mga Pilipino, iniaalok ng bansang Austria. Isang linggo bago ang SIM card registration deadline, bakit marami pa ang hindi rehistrado? Makisali na sa talakayan sa Balitanghali Facebook page. Pag-angkat ng 330,000 metric tons na bigas ng National Food Authority, bakit hindi na itutuloy? Batang film sa California, patay sa pamamaril ng ilang gang members dahil sa... Sa Starbites, ang highly anticipated na Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience mapapanood na simula ngayong araw. At si pambansang Ginoo David Licauco, bakit lumuhod at sinuota ng sing-sing si Barbie Forteza? Mga kapuso, 24 oras nang naaantala ang operasyon ng Philippine National Railways. Ito ay matapos tumagilid at madiskaril ang isang tren nito habang bumibiyahe sa bahagi ng Don Bosco Crossing sa Makati. Magdamag pong tinutukan ng mga tauhan ng PNR ang slewing o pagproseso sa pag-adjust ng alignment ng rails ng tren. Layo nitong magamit kahit ang isang rail track para makapag-operate na ang mga tren sa buong ruta ngayong araw. Kaninang umaga, dumating ang heavy equipment na gagamitin para hatakin ang tren. Ito na ang ikalawang beses na may nadiskaril na tren ng PNR ngayong taon. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Mahalaga ang pagpapalakas sa mga maliliit na negosyo. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paalala niya sa kanyang pagbisita sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong pong umaga. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, siksik nga yung schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa labas ng Malacanang ngayong araw. Kabilang na dyan ang sunod-sunod na event dito sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Unang tinungo ng Pangulo ang kadiwa ng Pangulo sa Barangay Dulong Bayan Covered Court kasama si Bulacan Governor Daniel Fernando at yung kanyang anak na si Ilocos Norte Representative San Marcos. Mabibili, Connie, sa kadiwa ang murang agri-products at mga produkto ng MSME ng ating mga kababayan. Ang bigas halimbawa nasa 25 pesos ang benta ng taga NFA habang ang asukal nasa 70 pesos per kilo ang benta ng mga taga SRA. Padok din ang pulang sibuyas na nasa 70 pesos per kilo habang ang kamatis ay 15 pesos per kilo. Sa may hilig sa export quality ng mangga mula sa sales nasa 130 pesos lamang ang kilo. Sabi ng Pangulo, mahalaga ang pagpapatibay ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maliliit na negosyo para hindi na mag-i-import ang bansa. Inilala rin ng Pangulo ang kontribusyon ng mga LGU dahil kung hindi raw kaya ng Department of Agriculture na mag-isang itaguyod ang kadiwa kung saan tinatanggal na ang middleman para bumaba ang presyo ng bilihin. At Connie, mula sa kadiwa, diretso sa convention center ng siyudad ng Pangulo para naman sa distribusyon ng mga ayuda. At mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay may iba pang mga events sa iba pang mga bayan ng Bulacan ang Pangulo ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Hindi na itutuloy ang planong pag-angkat ng 330,000 metric tons ng bigas para sa buffer stock ng National Food Authority. Sabi ng Department of Agriculture, labag ito sa rice tariffication law. Dapat daw kasi sa mga lokal na magsasaka lang bumili ng pang-buffer stock. Sabi naman ni DFA spokesman Rex Estoperez, dapat taasan ng NFA ang procurement price ng palay para makasabay sa mga pribadong sektor. Ang panukalang importasyon ay bilang tugon sa mababang buffer stock ng NFA na nakalaan sa relief operations kapag may kalamidad. Easterlies o ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ang pangunahing weather system na umiiral sa bansa. Ayon sa pag-asa, apektado niyan ang silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mainit at maalinsangan man ang panahon, posible pa rin ang pag-uulan. Bahagya hanggang sa magiging madalas na pag-uulap ng kalangitan ang mararanasan ngayon pong araw. Posibleng umakyat sa 38 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila, 37 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at Tacloban, Leyte.
habang 36 degrees Celsius naman sa Tagbilaran, Bohol. Dahil sa mistaken identity, namatay sa pamamaril ang isang batang PhilAm sa California sa Amerika. Batay sa ulat ng Highway Patrol Golden Gate Division, pinagbabaril ng mga suspect ang SUV na sinasakyan ng batang si Eliana Crisostomo kasama ang kanyang pamilya na patungo sana sa isang party noong April 8. Tinamaan ang tagad namatay si Eliana na nakaupo noon sa likod. Umabot ng mahigit isang linggo bago na aresto ang tatlong suspect na mga miyembro ng gang. Sabi ng mga suspect na pagkamalan nila ang SUV ng biktima bilang sasakyan ng kalaban nilang gang, kaya nila binaril. Lumabas din sa investigasyon na may isa pa silang sasakyan na naunang pinagbabaril. Sasampahan sila ng 1 count ng murder, 7 counts ng shooting at an occupied vehicle, pati na felony. Susunod, ilang alagang hayop sa Sipoco at Camarines Sur nangamatay dahil natutuklaw raw ng ahas. Ngayong palapit na ang deadline, bakit kaya marami pa rin ang hindi rehistrado ng SIM card? Ang iyong reaksyon, i-comment na sa Balitanghali Facebook page. At David Licao ko, bakit parang ayan o, nag-propose kay Barbie Forteza? Huwag pong bibitiw, magbabalik pa rin ang Balitanghali. Pinagkakatiwalaan at nangungunang multimedia news organization sa bansa. Naghahatid kami ng komprehensibong pagbabalita kahit saan at kahit kailan. Sumasabay din kami sa makabagong teknolohiyang hatid ng digital age sa paghahatid ng balita at impormasyong tama sa TV, radyo at online. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
laki. Pumipilipit na dalay, pumipilipit. Kami po na nagulat nung nahuli namin yan. Hindi po namin ini-expect na makahuli ng ganong kalaki. Malakas po siya tapos ano, sobrang ano niya, sobrang dulas. Kaya ang hirap po niyang ilabas sa butas. Update po tayo sa nadiskaril na tren ng Philippine National Railway sa Makati. Makakausap natin ang General Manager for Operations ng TNR na si Ms. Jocelyn Jeronimo. Magandang umaga po, GM Jeronimo. Hello, Rafi. Good afternoon. This is Jocelyn Jeronimo, opo. Operations Manager. Ay, opo. Natukoy na po ba yung dahilan ng pagkakadiskaril ng tren? Ah, well, no, up to now, meron pa rin tayong isinasagawang mga investigasyon, Rapi. No? So, kasi ang aming goal lang talaga as of now is restoration of our tracks. And then, makabalik yung ating train operations. Mm-hmm. Sa ngayon po, mga ilang percent na po na nakukompleto yung yung effort ninyo na ibalik itong locomotive dun sa tracks mismo? Well, as of now, masasabi kong malaki na rin na yung improvement, ano? Nandito ka rin naman kahapon, di ba? So, ngayon, nakatayo na yung makina, no? Hindi na siya kagaya kahapon na nakahilig. Mm-hmm. 93,000 tons so itong bigat. So, ready na siya anytime. Yung ating... Yes po, 93,000 metric tons, yan, hindi po ba? Itong, 93 tons itong ating. Itong bigat ng locomotive, kaya talagang mahirap i-write ika nga. Pero ang susunod po dito, hihilahin na itong locomotive na ito at mafi-free up na itong, itong relays. Yes, Rafi, ano, actually, dalawa yung aming ano dito. Meron pa kaming isang plan B dito. As of now, ginagamit namin yung aming sariling equipment. Ayan, dito sa background natin, nakikita nyo naman, ongoing na, no? Kung alin ang mauuna, kasi itong ating crane available na, pero we are still clearing the area para yung crane ma-set up natin dito, maipasok dito sa tabi mismo ng ating derailed train, mm-hmm. Derailed locomotive. Opo. Pangalawang insidente na ito ng pagka-discarrel ngayong taon at batay po sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may 20 insidente ng derailment din noong 2022. Mahihakbang po ba yung TNR para hindi na maulit ito, para hindi na rin sa kaligtasan ng mga pasahero? Oh, yes naman, Rafi. Ano? Everyday naman ano, ang ating engineering, ang ating rolling stock ay patuloy ang mga isinasagawang mga strengthening ng ating mga tracks, ng ating mga bridges, yung ating mga rolling stock ay isinasaayos. At yung dito sa ating mga tracks, meron din tayong mga roving na mga security, tsaka yung mga engineers, yung mga engineering workers namin. Mm-hmm. Kumusta po yung operasyon ngayon mismo nitong TNR? Patuloy naman din yung kanilang pagbabantay din, no, along the line. Mm-hmm. We understand meron na rin pong ino-offer na services dito sa yes. May southern part ng inyong railway system.
Yes, Rafi. Okay, meron na tayong alabang to EDSA. Okay, para ma-serve natin yung mga pasahero natin dito sa kabilang portion, ano? Ano, tapos dito sa kabila, yung simula kahapon, meron na tayong offer na Tutuban up to De La Rosa and Governor Pascual up to De La Rosa. Mm-hmm. Maano oras po kaya mapapakinabangan at ma-free up na itong lugar kung saan nagkaroon ng insidente kahapon? Well, sa tinatakbo naman itong ano no, yung kanilang mga ongoing RSM and engineering works, mukhang malapit na. Mukhang malapit nang matapos. Okay. So we are hoping na in the next few hours ay makabalik na kami sa operations. Mm. Panghuli na lamang po, ano pong pananagutan nung nag-operate itong locomotive na na-derail at nasaan po siya ngayon? Ah, well, okay. Yung ating operators naman eh, meron naman kaming SOP pagka meron mga involvement sa mga incidences. So, lahat naman yan ay masasubject sa evaluation and further investigation. Okay, sige po. Maraming salamat po at good luck po sa inyong effort na matanggal na yung locomotive na na-discredit dyan po sa pagkalagpas lamang ng Don Bosco sa Makati. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you then, Sir Rafi. CPNR Operations Manager Jocelyn Geronimo. Samantala, sa mga naghahanap pa rin dyan ng pasyalan ngayon pong tag-init, isa sa mga pupwede ninyong puntahan ang Don Sol, Sorsogon. Isa po sa mga atraksyon doon ang sikat na butanding o whale shark interaction. Hindi pa rin daw maiwasang mapawaw ng ilang turista sa ganda nito. Pwede ring mag-river crossing at firefly watching. Nabubuo ng inyong masayang Don Sol experience. Ayon sa tour guide, nasa 2,000 species ng fireflies o alitap-tap ang makikita sa lugar. Umaasa naman ang mga otoridad na sa pamamagitan ng mga dagdag atraksyon na ito, mas lalo pang lalakas ang turismo sa kanilang bayan. Lalo't ngayong nagluwag na ang COVID restrictions. Susunod, ang pinaka-inaabangang Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience, mapapanood na simula ngayong araw. Yan at iba pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Balitang Hali. GMA Integrated News ang nanguna sa online video viewership na 2.3 billion views sa YouTube, 2.9 billion views sa Facebook, at mahigit 64 million followers sa mga social media platforms. Ang lawak ng ating naabot ay bunga ng pagtutulong-tulong ng GMA News, GMA Regional TV, GMA News Online, at Super Radyo, pinagsama-sama bilang isang mega newsroom na GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
This dried pigment from toxic coal sludge is then ground with linseed oil and a glass molar to create artist-grade oil paint, or mixed with acrylic polymers and resins to make water-based paints. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. Para po sa mga kapuso nating job seekers, posibleng may mga trabaho para sa inyo sa Austria. 60 hanggang 75,000 na healthcare professionals ang demand ng Austria sa mga susunod na taon. Yan ang sabi ng Department of Migrant Workers at ng delegasyon ng Austria na bumisita sa bansa. May dagdag na 200,000 job openings din para sa iba pang industriya. Ayon sa delegasyon, umaasa sila sa isang win-win situation para sa dalawang bansa. Nagpasalamat naman si Migrant Worker Secretary Susan Ople para sa kanilang interest na mag-recruit ng mga Pinoy skilled worker. Pagtitiyak niya, may mga hakbang ang Pilipinas para siguraduhing may sapat na nurses at iba pang healthcare workers sa bansa. Kabilang po dyan ang Plano Scholarship Fund para sa nursing students sa tulong ng Department of Health at Commission on Higher Education. Arestado sa Maynila ang isang jeepney driver matapos takasan at pagbantaan pa ang sumita sa kanyang traffic enforcer. Ang paliwanag ng driver sa balitang hatid ni Nico Wahe. Hinuhuli dahil nagbaba ng pasahero sa maling lugar ang jeepney driver na ito sa Pedro Hill sa Maynila. Pinapaligiran siya ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Makikitang imbes na huminto at makipag-usap, unti-unti pa rin umaandar ang jeep. Kaya ang isang traffic enforcer umupo sa bumper ng jeep niya. Hindi pa rin natinag ang driver. Pagkaliko, pinaandar pa rin niya ang jeep para makatakas. Dito na siya hinabol ng mga enforcer. Inabutan naman siya at inaresto. Si Milandro Alarcon ang enforcer na sumakay sa bumper ng jeep. Nakikipagtalo pa raw ang jeep ni driver nang tinitikitan niya. Kaya nung inaabante-abante niya, naglapitan na yung mga kasama ko dahil nga nakikita nga nila, nakipagtalo na sa akin. Kaya pumesto ako sa harapan dahil dinaabante niya para di na rin siya makatakbo. Yung problema, nung nasa harapan na ako, digla niyang iaharurot na kaysa naman masagasaan ako, sumampa na ako sa harunahan. Binantaan mo na siya ng driver na papatayin siya. Kinabahan talaga ako, natakot talaga ako kasi nga hindi na biro yung tuli niya. Gait naman ng jeep ni driver na si Marwen Areglado na 2 buwan pa lang driver sa Maynila, wala siyang violation. Pero nagsisisi raw siya sa ginawa niya. Pasensya na po sa nangyari kung ganun po, wala naman po akong intention na saktan siya. Tsaka yung pinaparata nila sa akin na papatayin ko po siya, wala pong ano sa isip ko po. Natakot lang po kasi ako, kaya nga, ganun po yung nangyari.
Imbis na magbayad lang ng 500 pesos dahil sa disregarding traffic sign violation, direct assault ngayon ang kaso ni Areglado. Yung person in authority or his agent na inatak mo by means of employment ng force and intimidation, papasok siya sa direct assault, lalo na pagka ako especially nagpe-perform siya ng duties and function niya as traffic enforcer. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aminado ang isang grupo ng bus operators na may kakulangan sa mga bumabiyaheng bus driver. Ayon sa Mega Manila Consortium Corporation, may mga bus unit naman daw sana pero hirap silang mag-deploy dahil hindi sila makapag-hire ng mga bagong driver. Posible raw kasing lumipat na ang mga driver ng malalaking sasakyan sa industriya ng trucking kung saan mas malaki ang bayad. Ang resulta, pahirapan ang paghahanap ng masasakyan ang mga commuter. Dagdag ng MMCC, posibleng tumagal pa ang kakulangan ng mga bumabiyaheng bus sa kalsada kung hindi masosolusyonan ang shortage. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB sa chief ng LTFRB Technical Division na si Joel Bolano, sinabi niyang pupwedeng makipagtulungan ang bus operators sa dole pagdating sa pag-hire ng drivers. Pinaalalahanan ng Department of Health ang mga residente sa Puerto Galera kasunod ng resulta ng water quality testing sa 35 sampling stations doon. 26 na istasyon kasi ang bumagsak sa testing noong April 14 matapos makita ng oil and grease contaminants. Hindi raw ito ligtas inumin dahil sa posibleng peligro sa kalusugan. Pwede rin daw magkasugat o magkasakit ang ma-expose sa ganitong klase ng tubig. Kaya mag-ingat at kung maaari ay umiwas muna sa pagkonsumo ng tubig at paggawa ng water-related activities gaya ng paglangoy sa mga naturang lugar. Ganyan din ang bili nila sa pagkain ng mga kontaminadong isda at iba pang seafood activities. Sabi naman ng Department of Tourism, abiso lamang daw ito ng DOH at hindi naman tahasang swimming ban. Susunod, Kapuso, nakapagparehistro ka na ba ng inyong SIM card bago ang deadline sa susunod na linggo? I-comment na yan sa Balitanghali Facebook page. At ang tagisa ng mga likhang obra mula sa buhangin sa Pangasinan. Magbabalik agad ang Balitanghali. Hi, surprise guest! Long. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes! Wow, tumama ako, yay! Bye-bye. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Laging dinadasal araw gabi, sana gumaling na ako. Sabi ko, pag gumaling ako, tutulong talaga ako sa tao. Tamang-tama, dumating tong pandemic na to. Nakita ko sa yung mga tao dati, halos walang makain, hindi sila makalabas ng bahay. So sabi ko, ito na yung perfect timing para tumulong sa mga tao.
nakakuha ako ng sponsor dahil sa nakikita nila yung mga video ko sa Facebook, sa YouTube. Pag nakikita nila, gusto nilang tulungan, kinokontakt nila ako. Magpapadala ko ng ganito, magpapadala ko ng ganyan. Guys, dito daw sila natutulog. Tapos andito yung butas. Pag umuulan, dito lang yung tulo. Mahirap itong kalagayan nila na to. Po kami dahil nabigyan po kami ng sariling bahay, hindi na po kami mapapagod mag-evacuate tuwing may bagyo at di na po tumutulo ang bahay namin. Sa hinagap talaga, hindi ko akalain na mangyayari ito, magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Kahit anong hirap ng daanan, kahit gaano ka direk yung bundok, pupuntahan po talaga namin para mahanap namin yung deserving na tulungan. Is over. Bago sa telebisyon, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinihan ang Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience. Kagabi sa screening, hindi lang fans ang excited, maging ang cast at crew ng Voltes 5 Legacy, matindi na ang pag-aabang na makita ang live-action version ng Voltes 5. 10 years in the making mula conceptualization hanggang sa mag-shoot sa kasagsagan ng pandemya. Present sa screening ang Voltes 5 Warriors na sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano at Rafael Landicho. Honestly, nakakaiyak po. Kasi 3 years kaming pinaghirapan tong show na to eh. So very emotional. Nilabas po talaga namin yung puso namin dito sa project na to. Super proud ako na umabot kami sa ganitong point. Super saya ko po talaga. Yung halo-halong emosyon ko ngayon, parang hindi ko ma-explain. Naroon din ang Team Bozenia na sina Martin Del Rosario, Lizelle Lopez at Carlo Gonzalez. Present din sina Dennis Trillo, Carla Abeliana, Gabby Eigenman, Neil Ryan Sese, Max Collins, Sofia Signoron at iba pang kapuso stars. Handa na rin daw ipakita ng Voltes 5 Legacy ang galing ng Pilipino pagdating sa production sa buong mundo. Ito, nag-level up. Sana panoorin ninyo para makita ninyo kung anong klaseng mission ang inisip namin na gawin. Present din sa screening sina Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group, and President of GMA Films, Attorney Annette Gosson Valdez. SVP for Entertainment Group, Lilibet Razonable, at FVP for Program Management, Joey Abakan. Unang-una, gusto ko sila i-congratulate even before ko magpanood ito sa big screen. Alam kong napakaganda, napakagaling ng pagkagawa nila. First, all-Filipino production na ganito kalaki. It's very amazing the requests that we have been receiving, tama ka, from all over the world. Naki-vault in din ang ilang kapuso stars sa screening. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Namatay ang ilang alagang hayop sa Sipokot, Camarines Sur matapos matuklaw ng ahas. Ayon sa Sipokot Municipal Agriculturist, umabot na sa 6 na hayop ang namatay ngayong mainit na panahon. Pinaniniwalaang natuklaw ang mga ito dahil nakatali ang mga ito malapit sa butas sa lupa na posibleng pinagtataguan ng mga ahas. Paliwanag ng ilang eksperto, karaniwang nagbabasking o nagpapaaraw ang mga ahas kapag mainit ang panahon. Kaya mabuti na iwasan daw ang mga lugar na posibleng pagsuotan ng mga ahas. Lagpas 60% ang pumasa sa April 2023 Pharmacist Licensure Exam. Mahigit 1,400 po yan mula sa lagpas na 2,200 na kumuha ng exam. Top-notcher sa exam si Lindale Gallardo ng Cebu Doctors University. Nakakuha po siya ng 93.55%. Top school naman ang St. Louis University na nakakuha ng may pinakamataas na passing rate na 97.14%. Ginanap ang pharmacist licensure exams noong April 10 hanggang 11. Bibisita sa Pilipinas si Chinese State Councilor at Foreign Minister Chin Kang sa Biyernes, April 21. Ayon sa DFA, ito ang unang beses na bibisita si Chin sa Pilipinas mula nang maitalaga siya sa pwesto. Magpupulong sila ni DFA Secretary Enrique Manalo kaugnay sa resulta ng Philippines-China Foreign Ministry Consultation at Bilateral Consultations Mechanism on the South China Sea na ginanap nitong Marso. Itutuloy rin daw ni Manalo at Chin ang pagtalakay sa mga napagkasunduan ni Chinese President Xi Jinping at Pangulong Bongbong Marcos sa state visit niya sa China noong Enero. New achievement para kay BTS member Jimin. Ang kanya kasing kantang Like Crazy, 3 linggo na sa Billboard's Hot 100. Isang dekada na ang lumipas ng huli itong nagawa ng Korean song, ang Gentleman at Gangnam Style ni Psy. Number 52 ngayon ang Like Crazy sa Billboard chart. Ang kanya namang bandmate na si J-Hope, pumasok na sa mandatory military enlistment. Ipinasili pa ni Hobby ang kanyang buzz cut sa social media at ang mensahe niya sa army na I will return healthy and well. Sinamahan pa siya ng fellow Bangtan boys sa send-off. Siya na ang second BTS member na nagpa-enlist sa military kasunod ni Jin noong December. Si Jungkook naman, very generous sa kanyang donation. Nagbigay siya ng 1 billion won o halos 43 million pesos sa isang children's hospital sa Seoul. Makakatulong daw ito para sa treatment ng mga batang pasyente mula sa low-income families. Sabi ni Jungkook, rooting siya for children to smile in good health. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod na, bakit nga ba lumuhod si David Licaco sa harap ni Barbie Fortenza? Sabay-sabay po nating alamin yan sa at iba pang may init na balita sa pagbabalik ng Balitang Hali. Namin ang balita sa umaga, tanghali, hapon, prime time, late night, at sa lahat ng oras ng broadcast. Inaabot ang lahat ng sulok ng Pilipinas, ang pangunahing newscast ng GMA. 24 oras ay siya rin nangungunang TV program. Sa buong bansa, kinikilala ang newscasts ng GMA Integrated News ng prestigyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa, kabilang ang Peabody Award para sa ating coverage ng Super Typhoon Yolanda. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Thank you.
sabi niya na I look like an angel. In a way na I don't really need to say things out loud for him to know what I am feeling. She is an amazing person and she is my vibe. She accepted me being deaf and my culture and that's why I'm happy. Dating pinaninirahan ng mga bantay-dagat. Ngayon, simula nung umalis yung mga bantay-dagat doon, iba na raw yung nakatira. Na dito pala, may nakita na ako, nandun sila sa taas. Oh. Ramdam sa iba't ibang bahagi ng bansa ang init ng panahon at bukod po sa tao, apektado na rin ang mga taniman, supply ng tubig at maging ang mga hayop. Balitang hatid ni James Agustin. Nalalanta na ang mga tanim na tubo sa Hacienda Bagakay sa Silay Negros Occidental dahil sa mainit na panahon. Nanunuyot na rin ang mga lupa doon. Dagdag problema tuloy sa mga magsasakang gasto sa patubig. Ayon sa isang magsasaka, umabot na ng 6,000 pesos ang ginagastos niya sa dalawang araw pa lang na patubig. Solusyon naman ni Governor Eugenio Jose Lacson ang cloud seeding. Nais din niyang malaman ang mga lugar na lubang apektado at posibleng danyo sa mga pananim dahil sa epekto ng tag-init. Apektado ang supply ng tubig ng mga bulk water supplier ng Metro Pacific Iloilo Water. Sa advisory ng MPIW, makakaranas ng low pressure to no water supply ang bayan ng Pavia, Santa Barbara at San Miguel sa Iloilo. Patuloy naman daw ang maintenance activity sa mga water treatment plant para masiguro ang supply ng tubig. Sa Barangay Tigo, mahigit isang linggo na raw nagtitiis ang mga residente. Ang ilan sa poso na lang umaasa para makakuha ng tubig. Siniguro naman ng MPIW na may mga water tanker sila na nag-iikot sa mga apektadong lugar. Nawala ng malay ang isang estudyanteng pasahero ng bus sa Mangaldan, Pangasinan. Sa kuha ng amateur video, kitang rumispondo ang ilang pulis para bigyan ng first aid ang pasahero. Inatake pala ng epilepsy ang pasahero. Ayon sa Department of Health, tumataas ang risk ng isang taong may epilepsy na mag-seizure kapag mainit ang panahon. Apektado rin ang mga alagang hayop sa init ng panahon dahil pati sila tinatamaan din ng heat stroke. Kabilang sa mga senyales ng heat stroke sa mga alagang hayop ang pagkahingal, madalas paglabas ng dila, pamumula ng mata,
mainit na katawan, tuyo ang labi at ilong at ayaw gumalaw. Ayon sa mga eksperto, para maiwasan ito ay gupitan ang mga ito ng balahibo, paliguan sila at siguruduhin nakakainom ang mga alaga ng tubig. Bukod sa mga alagang hayop, tinatamaan din ng heat stroke ang mga hayop sa Bukirin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi po ng PAGASA, tumataas ang posibilidad na matuloy ang El Nino phenomenon sa bansa ngayong taon. Pinaghahandaan na raw ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Ang banta ng El Nino at mga paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan, pinag-usapan sa sectoral cabinet meeting kabilang sa iniutos ng Pangulo. Ang paglulunsad ng kampanya para himukin ang publiko na magtipid sa tubig at enerhiya. Ang DOH naman pinaghanda sa posibleng pagkalat ng mga sakit na uso kung mainit ang panahon, lalo't ang El Nino, posibleng umiralag pa sa nakaguyang tag-init. Kapag nagkakaroon po ng fenomeno ng El Nino, tumataas po ang mga food and waterborne diseases dahil na rin po sa kakulangan ng tubig. Kailangan lamang po talaga lagi tayong hydrated. Lagi po tayong umiinom ng tubig. Tumataas na po yung probability na of occurrence ng El Nino. Tumaas na po ito into 80% this coming June, July, August. And the probability increased to about 86% for the month of November, December, and January. Kung may El Nino, mas mababa sa karaniwang dami ng buhos ng ulan na nagre-resulta sa tagtuyo na malaking banta sa agrikultura. Gayun din sa supply ng tubig sa mga dam. Pero bago maramdaman ang El Nino, posible raw ang malalakas sa pag-ulan ayon sa PAGASA. Kasi papasok na po tayo ng rainy season or yung habagat season this coming June, July, August up to September. And from previous experience po natin, pwede po tayo maka-experience ng extreme rainfall event kagaya po ng isang example ng Ondoy noong 2009 wherein nagkaroon po kasi tayo ng El Nino 2009-2010. Isa sa mga naghahanda ang National Irrigation Administration na namamahala sa patubig sa agrikultura na tiyak apektado kung bumaba ang level ng tubig sa mga dam. Meron po kami yung tinatawag na cropping calendar na ipinaprioritize po natin yung mga areas na malapit sa source para sa rice planting. Pag dry season, magko-concentrate po kami sa hybrid rice kasi talagang times 2 po yung output nito pag dry season. Ivan Mayrina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa kailangang ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Ayon po yan sa Department of Health. Ang sa atin lang, galing po sa kagawaran ng kalusugan, we encourage everybody kahit naman po noon na tayo po ay piliin natin na alam natin kung kailan tayo magmamask, lalong-lalo na po kung ito po ay isang lugar na matao, ang lugar po ay pangit ang ventilasyon, kayo po ay senior citizens, kayo po ay may comorbidity, maari rin po sa ating mga kabataan pag pumapasok sila sa eskwela. Yan naman po ay matapos sabihin ng Manila LGU na pinag-aaralan nilang i-require muli ang pagsusuot ng face masks dahil sa tumataas na kaso sa lungsod. Sabi rin ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere na wala rin kailangang baguhin sa quarantine at isolation protocols. Wala raw dapat ikabahala kahit tumaas ang mga kaso dahil mataas na ang immunity ng mga tao sa virus. Ang mahalaga raw ay tuloy-tuloy ang bakunahan kontra COVID-19. Aprobado na raw ng DOH ang guidelines para sa second booster shot ng general public at ipamamahagi na ito sa mga LGU para masimula na agad ang bakunahan. Nagpaabot po ng pakikiramay ang mga nakasama ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario sa gabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Inalala nila si Del Rosario na walang sawang tinupa at tinutupad ang kanyang tungkulin. Isinusulong ang interes ng bansa at naglilingkod sa mga kababayang nangangailangan ng tulong. Patuloy raw nilang isusulong ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa si Del Rosario sa mga nagpanalo sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Nagpaabot din ang pakikiramay ang ilang foreign embassies sa pagpanaw ni Del Rosario. Hindi raw makakalimutan ng Amerika ang dedikasyon ni Del Rosario para palalimin ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sabi naman ng Japanese Embassy, malaki ang kontribusyon ni Del Rosario para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan
Kaya iginawad ni Emperor Naruhito ang Grand Cordon of the Order of the Rising Sun sa kanya noong 2022. Inalala naman ng Australian Embassy ang malaking kontribusyon ni Del Rosario para palakasin ang ugnayan ng Australia at ng Pilipinas, pati na ang pagsuporta niya sa UNCLOS at international order na naaayon sa batas. Nagpaabot din ang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa naiwang pamilya. Nagpasalamat din ang Pangulo sa paghumahal sa bayan ni Del Rosario. Simula ngayong araw, ilalagay sa half-staff ang watawat ng bansa sa lahat ng Foreign Service Post ng Pilipinas sa buong mundo bilang pakikiramay. Samantala, dahil po sa matinding init ng panahon, ilang sakahan ang nakatiwangwang na lamang dahil sa mga natutuyong irigasyon. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin ngayon live si National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Ma'am Kuli, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong assessment? Gaano karaming water irrigation ang kakailanganin po sa mga sakahan dahil din sa pagiging apektado po nito dahil sa mainit na panahon? Well, ma'am, ayon po sa forecast ng pag-asa na nakuha namin, itong Luzon and a part of Visayas area ang talagang maapektuhan. Ano po? But Mindanao, hindi po masyado. So, meron naman kami naka-place na solution dyan. In fact, meron po kami tinatawag na cropping calendar. Ano po? So, pinaplano po namin. Depende po sa area. Sa Cagayan, iba naman po yung weather doon. Sa Ilocos, iba naman po. So, depende po sa aming cropping calendar. Yan po sinusunod namin. But generally po, pagtatamaan ng El Nino yan, nag-reduce po kami ng tinatawag na program area, yung pampapatubigan. So, concentrate po kami doon sa malapit sa source. Ano po? And then, yung malayo, nakikipag-coordinate po kami sa DA para naman po high-value crops sa mga ilalagay natin doon. So, ito po ay convergence effort namin. Ano? Nandiyan din yung DOLE at DSWD sa mga cash forward, sa mga tupad, para sa ating mga farmers. And, pero pinapractice ko namin ngayon, ma'am, tinatawag natin na alternate wetting and drying system. Na-increase namin yung aming mapatubigan dahil dito sa practice na ito. Mm-hmm. Ito yung mga pang short term, ma'am. Opo. Yun nga po eh, no? Susundutin ko lamang po ng tanong yan dahil nabanggit nyo may programa na kayo. Pero nakikita ho natin ano, sa ibang mga lugar, hindi ho naagapan ano, yung pagkawala ho ng tubig sa ilang mga water irrigation. Ano ho ang naging dahilan kaya niyan? Ma'am, una po sa lahat, itong climate change natin, talagang apektado po tayo rito. At saka kulang po tayo ng infrastruktura, mga dams, mga high dams, mga impounding dams. Kulang po ng infrastruktura para po dapat pagtag-ulan, iniipon natin yung mga tubig. Water management, yun po dapat ang kailangan natin. So para may magamit po tayo during dry season. At pag kami mga dams po kasi, makakatulong din pag may La Niña dahil yung mga dams po natin ay flood control projects din po yung mga yan, infra. So dapat po talaga dagdagan pa natin yung mga dams natin at mga water management infra natin. Yun po ang long-term solution. Yun po ang long-term solution. Okay. Alright. Pero ito ho, may mga sinasabi rin kasi no, yung ilang mga grupo na ang solusyon para magkaroon daw ng self-sustainability ang ating bansa na target po ng pamahalaan sa 2027, yung pagkakaroon nga ho ng irigasyon talaga sa mga ating mga sakahan. Ganyan din ho ba ang inyong tingin sa sitwasyon natin ngayon? Yes ma'am, kasi alam niyo, pag nagtayo ka ng high dam, hindi lamang yan pang irigasyon, hindi lamang pang food security yan. Unang sa lahat, meron ka na rin power. May power generation na rin ako kasi yan eh. Meron ka na rin, in fact, pwede nga namin, nag-uusap nga kami ho ngayon ng LUPA, baka yung mga future dams natin, nagdagan namin ng height para meron na rin allocation for bulk water o sa tubig. Ang gusto ko silang Pangulo ho, yung convergence effort, hindi na yung kanya-kanya. Gusto niya may unity na rin ang national government agencies sa pag-implement po ng mga projects, lalo na yung pang-irigasyon, pang-agrikultura. Pero feasible po ba yun? 2027, meron na tayong sustainability no? Pagdating po sa ating mga sakahan. Yes po naman. Alam niyo po kasi, yung lalong-lalo na po, pagtutulong sa amin ng DPWS, ano po? Ang gusto ng ating Pangulo, mag-paradigm shift ng public works from near flood control projects to water management projects. So, yung magtatayo na rin sila ngayon ng mga small river impounding projects, sweep, yung mga sabudang,
na pwedeng gamitin ng NIA para ho sa irrigasyon natin. Mm-hmm. So, isipin po ninyo, and then sasabayan ng NIA ng mga high dam. Aba, baka gawa lang kung sana tayo ng kahit na sampu pa na katulad ng Magat Dam at saka Pangkabangan. Malaking impact po sa ating food security. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung El Nino. Meron ho bang particular na direktiba sa inyo ang Pangulo para maabatan po yung mga nakaambang na problema dahil po dito? Yes, ma'am. Una, yung mga, again, yung mga hindi na talaga kayang patubigan, i-take advantage po natin ito para mag-construct na tayo ng ating mga irrigation canals. Ano po? At isa pa, tuturuan namin yung mga farmers natin dito, yung mga high value crop production. Kasi, ma'am, ang totoo, hindi lamang yung production natin ng palay ang pinapatutukan ng Pangulo sa atin, kundi paano maiangat din yung buhay ng ating mga farmers. Eh alam na alam po natin yan na pag na-diversify mo po yung kanilang tanim or nakapagtanim din sila ng high value crops, tataas po yung kanilang income. So hindi lamang po yung additional na production ng rice ang pinatutukan natin. Yun ang utos sa atin ng ating Pangulo. Administrator, marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras sa Balitanghali. Salamat din po. Yan naman po si NIA Administrator Eduardo Guillen. Sparkle Teens, ang bagong aabangan at kakikiligan sa Kapuso Network. Sa media launch pa lang, ramdam na ang youthful vibes at energy na hatid ng Sparkle Teens bukod sa kanilang sing and dance performance. Game din sila sa Q&A portion. Dumaan sa extensive training and workshop and personality development ang Sparkle Teens. They're very young yet very, very talented at hardworking. We are the Sparkle Teens! Actually, meron akong gustong gawin. Well, ano pangalan mo? Pilipinang Clay. Maaari mo ba akong pakasalan? Yan ang pakilig na reenactment ng Team Barda ni na Barbie Forteza at David Licauco sa The Way You Look At Me Thanksgiving Dinner. Hango yan sa kanilang The Way You Look At Me music video kung saan ang Ben and Ben ang kumanta. Present din sa event ang original singer ng kanta na si Asia's romantic balladeer, Christian Bautista. Obri Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitanghali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitanghali.